Dennis, wala namang dagdag pasahe sa mga non-aircondition ng mga bagong jeep. Pero sa mga aircondition daw ng mga jeepney, eh meron daw dagdag pero hindi naman daw ganun kalaki. Bago, magara, komportable pero mahal. Yan ang ilang papasok sa isip mo pagkakita sa modernong mga jeep na ibinida sa Public Transportation Modernization Expo kahapon. Ayon sa mga manufacturer ng mga modernong tricycle, jeep at bus, kahit nasa 500,000 hanggang 10 milyong piso ang presyo bawat unit ng mga sasakyan, ay siguradong komportable at safe ang mga pasahero. Aabot sa 500,000 piso ang presyo ng electric tricycle, nasa 1.6 to 2.2 million naman ang e-jeep o Euro 4 compliant na jeepney at 9.7 million naman ang mga bagong bus, partikular ang mga Euro 5 compliant. Hindi rin anya ito makakaapekto sa rate ng pasahe, lalo na sa mga hindi air-conditioned, habang nasa 2 piso naman ang dagdag sa pasahe kung air-conditioned. Ayon kay Bong Laurel, Managing Director ng Star 8, manufacturer ng e-solar jeep, ang mga non-air-conditioned jeep ay may nakatutok na electric fan sa uluhan ng bawat pasahero, may marshal para sa seguridad at pwede nang magbayad gamit ang debit o credit card. Yung payment, dalawa yung klaming system. Meron yung card lang, any kind of card pwede niyang i-accept. At meron naman kaming card and cash na yung mga iba gusto magbayad ng cash. So ilalagay lang nilang pera nila and then susuklian sila. Yung driver, focus sa driving. Sabi naman ni Don Ramos, Assistant Vice President ng Commercial Vehicles ng Mercedes-Benz, maraming special features ang moderno nilang bus na hindi makikita sa ibang bagong bus. Kabilang dito ang feature ng sasakyan na umaangat at tumataas ang shell o body kapag dumadaan sa lubak at kusang hihinto o hindi tatakbo ang bus hanggat may bukas na pintuan. Emission-friendly na rin ang Euro 5 compliant itong makina na diesel. May upuan para sa mga may kapansanan. Pwedeng pumasok ang mga wheelchair, automatic na mga pintuan at hindi na kailangan ng konduktor. Pwede nating paluhurin yung bus. Yun yung tinatawag na kneeling function. So nakikita mo, mababa na yung ground clearance niya. Pwede pa siyang bumaba pa dahil may kneeling function siya. Itong second door on the right, meron siyang ramp na mechanical na ipo-fold down mo siyang ganun, tapos sasabayan mo ng kneeling para mas madaling makakapanik ngayon yung wheelchair. Tapos itong slot na to, dyan mo ilalagay yung wheelchair, tapos kung sino man yung umaalalay sa kanya, pwede siyang sumandal dito. Now, if wala namang wheelchair, pwede mong ibaba yung upuan para pwede rin upuan. So, Euro 5 means yung smoke na lumalabas sa tambucho mo, safer na siya. In fact, pwede nga natin ihantulad na pwede mo siya ipasok sa loob ng kwarto, umi-start ang makina, na hindi ka malalason. Naniniwala ang pamahalaan at manufacturers ng mga modernong sasakyan na mas safe at mas convenient kung ang makikita at gagamitin na sakali ay hindi na luma, mausok at karag-karag na mga sasakyan, partikular na mga e-jeepney. Para sa DZRH Network News, Mavel Arrive, naglilingkod sa pagbabalita. Back to you, Dennis. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.